So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa bagong umaga, bagong buhay, bagong kalakasan, maging sa salita mo o Diyos na amin nga pong mapapakinggan sa umagang ito. Dalangin ko Panginoon na patuloy na mangusap ka, buksan mo ang espiritual na pangunawa ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung may mga Bible po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 8 verse 12. Yan po yung pong ating text sa umagang ito. Na ang sabi po sa kanyang banal na salita, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So pag-uusapan po natin ang tungkol po sa ating Panginoong Jesus. Jesus is the light of the world. So sabi po niya dyan sa ating binasa kanina, no? Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ano po ba yung tinatawag na light or ilaw? Alam po natin na napakahalaga po nito. In order that we can see something para makita po natin, di ba? Kung walang ilaw, hindi po natin makita yung ating ginagawa, yung ating mga dinadaanan. So napakahalaga po ng ilaw. Diyan nga po sa ating mga kinalalagyan, kinakailangan may ilaw kasi kung walang ilaw, madilim. No? At alam natin na kung wala pong ilaw, hindi po tayo makakakilos. So sabi sa ating binasa, who is the light of the world? Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. No? Yan ang kanyang sabi. Kung walang ilaw ang mundo, ito po ay nababalot ng kadiliman. At alam natin na ang kadiliman, na pag naghari po ito, no? Nagbabalot po ito ng kasamaan o naghahari ang kasamaan. At kung kasamaan ang nangyayari, paano na lang po ang buhay nating lahat? Tayo po ay lubusang mapapahamak. Kaya salamat sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Why we need the light? Bakit nga ba kailangan natin ng ilaw? Alam natin na napakarami pong nangyayari sa kadiliman, isn't it? Pag walang Kristo, madilim po ang buhay. Maraming mapapahamak kasi walang liwanag. At maaaring isa ka doon kapatid na pahamak dahil ang tinahak mong landas ay sa dilim. Mas pinili mo kaya nandyan ka sa sitwasyon na yan. Pero may pag-asa. Ito po yung napakaganda. Kahit na madilim yung ating pinanggalingan, kahit nang alam natin, no, ang buhay po natin ay ganito na, pero hindi kapatid, meron pong pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa, isn't it? Yan po ang sabi sa mundo, which is true. Na habang nabubuhay po ang isang tao, ito po ay may pag-asa. Naturally, pag madilim, kung ano-ano na lang ang ginagawa, isn't it? Nangangapa sa dilim. Pag madilim, hindi nakikita ang ginagawa. Hindi ka makakilos ng tama. Maaaring mapahamak ka. So, ganyan ang buhay pag walang Kristo na naghahari. Kaya kailangan natin na i-connect sa source ng ilaw at yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Kung hahayaan natin siya na manahan sa buhay natin, gagabayan, tutulungan, at tuturuan po niya tayong mamuhay, no, nang naaayon
sa kanyang pamantayan. Kaya napakahalaga po na isuko natin ang buhay sa Panginoong Jesus dahil tutulungan kanya. Total surrender, total submission po ang dapat. Buong-buo na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. Hayaan mo siya na siya ang mag-take control ng buhay mo. Pasakop ka sa kanya. Dahil muli, balikan natin ang sabi niya doon sa ating binasa kanina in John chapter 8 verse 12. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. So ang ibig sabihin mga kapatid, pag nasa atin ang Panginoong Jesus at sumusunod tayo sa kanya, no? Meron na pong liwanag, magiging maliwanag na ang buhay natin. Whoever follows me will never walk in darkness. Kaya ito po yung mali na nangyari sa ating buhay noon, no? Kahapon, yung buhay natin kahapon, yung nakaraan natin. Hindi tayo sumunod kay Jesus. Walang ilaw sa buhay. Kaya tayo po ay napariwara. Ang tinahak po nating landas ay landas ng kadiliman. Pero sabi ko nga mga kapatid, merong pag-asa. Bawat isa po sa atin, nandyan man kayo, nasa labas man kami, kailangan po ng tao sa mundong ito ang magkaroon po ng ilaw. Pagsunod kay Jesus, mababago ang buhay. Mayroon ng patutunguhan ang buhay. Magiging maayos na po ang buhay. Di po ba yan po ang nais natin? Maging maliwanag ang buhay, no? Yun pong buhay natin sa mundong ito, no? Kahit papaano ay magkaroon po ng pag-asa, magkaroon ng pagkakataon. Dahil kahit na balot ng kadiliman ang naging buhay natin noon, meron pong pag-asa ngayon, mga kapatid. Dahil nandyan ang Panginoon. Ang sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness. Pagsunod sa Diyos. Kaya sa mga napapakinggan po nating salita ng Diyos, nararapat po lamang na ipasamuhay po natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, whoever follows me will no longer walk in darkness but will have the light of life. Magkakaroon ng liwanag ang buhay. Dahil may liwanag na ang buhay, no? Hinayaan natin si Jesus na maghari sa buhay natin, no? Ngayon, at sinasabi natin na meron ng Jesus sa buhay. Sabi po niya in Matthew chapter 5 verse 16. Okay? Dahil naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay ma-Jesus na, tinanggap na si Jesus. Kinakailangan lamang po na totoo at tunay yung pagtanggap natin sa Panginoon. Dahil sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sa Tagalog, sabi po niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Praise the Lord. No? Dahil sabi ko nga, kung tunay pag sinasabi po natin, naniniwala tayo sa Diyos, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tinanggap natin ang ilaw sa mundo, ikaw ngayon ay magiging ilaw din na nararapat maging liwanag sa mundong ito. Kaya may pagbabago sa buhay. Kung dati tayo po ay barumbado, dati tayo po ay lasenggo, dati tayo ay sugarol, magnanakaw, maraming bisyo,
gumagawa ng hindi tama, pasaway sa pamilya, maging pasaway sa lipunan, at marami pang ibang mga masasamang gawain ng tao. Dahil may Jesus na tayo sa buhay po natin, may pagbabago. No? May pagbabago. Ang salitang ito po ay para sa lahat. No? Kailangan ng tao ang pagbabago. Mapalad nga po kayo dahil napapakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon. Alam po ninyo, marami pa ang nasa labas. No? Hindi nila mapakinggan ang salita ng Panginoon. Patuloy pa rin na gumagawa ng hindi tama. Pero nasa labas. Alam po ninyo, mas maganda po na pag nandyan ang salita ng Panginoon, ito ang magpapabago sa buhay natin. Dahil kahit na anong gawin po natin, hindi po tayo mababago. Ayan, malapit na naman po ang pagpalit ng taon. Isn't it? Magiging 2024 na. More than a month na lang. Mag-new year. At alam natin, tuwing new year, ang tao ay nagkakaroon ng New Year's resolution. No? Pero kahit na palagi kang may New Year's resolution every year, walang pagbabago, kapatid, kung walang Jesus sa buhay. Dahil tanging si Jesucristo lamang po ang pwedeng magpabago sa buhay natin. Siya ang kailangan sa mundong ito. Dahil kung may Jesus po sa buhay, magiging maayos, magiging maliwanag ang buhay natin. Makikita natin na tama yung dinadaanan po nating landas ng buhay. Kaya sabi nga doon, pag nasa atin si Jesus, maging ilaw din po tayo sa sanlibutan ito. Kaya sabi po niya doon sa 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po doon sa 2 Corinthians 5 verse 17. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ito po dapat ang mangyari sa bawat isa sa atin. Na kung tayo po ay na kay Kristo, sinasabi natin na may Kristo sa buhay, ibig sabihin, kapatid, tayo po ay magiging bagong nilalang. Hindi man po mabago yung ating kaanyuan, no? Kasi kahit na anong gagawin natin, hindi yan mababago, no? Kung paano tayo ginawa ng Panginoon. Pero alam po ba ninyo kung ano ang binabago ng Panginoon? Yun pong nasa ating kalooban. God will change us from glory to glory. We will become a new creation, bagong nilalang. Sabi doon, the old has gone, the new has come. So yung mga ginawa natin noon, no, tatalikuran po natin. Kaya kailangan din po natin ang total repentance. Pagsisisi sa buhay. Tatalikuran kung ano ang buhay natin noon. No? At harapin natin kung ano ang buhay natin ngayon. Sabi ko nga, ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na po pwedeng baguhin ang nakaraan. Wala na tayong magagawa doon. Pero meron po tayong magagawa ngayon. At kung ang buhay natin ngayon ay patuloy na isinasama si Jesus, kapatid, alam po ba ninyo, mas maganda ang hinaharap ninyo bukas. Kaya napakahalaga po ang ngayon. Hayaan na po natin ang nakaraan, no? So yung ngayon, no? Isama po natin ang Panginoon. Ito po yung magandang balita na pwede po tayong baguhin ng Panginoon. Kaya may pag-asa ang bawat isa. Kung tayo po ay pasasakop sa Diyos, may gagawin siya sa buhay natin. Panahon na po para tayo ay magbago. Baguhin ang dapat baguhin. Huwag po nating sayangin ang nalalabing buhay natin sa mundong ito. Napakaiksi lamang po, mga kapatid, ang buhay sa mundo. No? Bago sana maunat ang dalawang paa natin.
Nandun po na naisaayos natin yung buhay. Nandun po na tayo po ay nanumbalik at nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kasi alam po ninyo, ang buhay sa mundo maiksi, pero ang nais ng Panginoon, ikaw at ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin sa mundong ito ay imperfect. Wala pong perfectong buhay sa mundong ito. Pero sa Panginoon, magiging perfect life po tayo sa Kanya. At ang nais ng Panginoon, makapiling po niya ang bawat isa sa atin. Kaya kung nais mo na makapiling ang Panginoon, ito na ang tamang pagkakataon na ang buhay po natin ay ialay sa Kanya. Sabi ko, baguhin po natin ang mga dapat baguhin sa buhay. In Ephesians chapter 5, verses 8 to 10. Okay. Sabi ulit sa kanyang salita. In Ephesians 5, verses 8 to 10. Sabi niya, "For you were once darkness." Lahat po tayo, hindi lamang po kayong mga nandyan, lahat ng tao, no? Minsan sa buhay, talagang nasa lugmok, nasa kadiliman. "For you were once darkness, but now you are light in the Lord." Ayan, magiging ilaw. "Live as children of light." Okay, next verse please. Sabi niya ulit. Okay? "For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth." Okay, next verse. "And find out what pleases the Lord." Okay, in Tagalog version. No, basahin ulit natin in Tagalog version. Sabi niya, no? "Dati nasa kadiliman kayo." No? Ayan, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Oh, dating kadiliman daw. No? "Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon." Praise God. "Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag." Ito po yung dapat sa atin mga kapatid. Bawat isa sa atin ay lumakad ng naaayon sa magiging anak ng liwanag. Dahil diba sabi natin kung may Jesus, no? Sa buhay, nararapat ngayon na tayo ay lalakad na sa liwanag. Sabi ka, "Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan." So ito po ngayon, ang dapat po nating ipasamuhay sa ating nalalabing buhay sa mundo nito, no? Na dapat po, ayan, kabutihan, pagiging matuwid, at pagiging makakatotohanan. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, no, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba yun yung ginagawa natin? Inaalam natin kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Kaya nga po, salamat sa Diyos. Nabigyan po tayo ng pagkakataon. Katulad ng ganitong gawain. This jail Bible study, napakahalaga po ito mga kapatid. Napaka-importante na ginagawa ng isang tao, no? At kung napapakinggan po natin, pinag-aaralan ang kanyang salita, nalalaman natin ngayon kung sino ang Diyos sa buhay natin, nalalaman natin kung ano ang mga naisin ng Diyos na gagawin sa buhay. At sabi natin kanina, because we believe that God is good, kaya nararapat lamang po na mamuhay po tayo ng may kabutihan sa mundong ito. Okay? Kabutihan. Hinding-hindi po nasasayang kapatid. Kung ang bawat isa sa atin ay pipiliin gumawa ng kabutihan. Kasi pag pinipili po nating gumawa ng kabutihan, alam po ninyo, nandyan po ang awag gabay ng Panginoon. Tutulungan po niya tayo, tuturuan po niya tayo ng mga dapat, no, na gagawin po natin sa ating buhay. Kaya tunay, no, walang magagawa ang tao
pag walang Jesus sa kanyang buhay. Kaya kapatid, tanging si Jesus lamang po, siya ang aagapay, gagabay, at magbibigay ningning sa buhay po natin. At marami pa po siyang gagawin, mga kapatid. No? Maraming gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo magsisisi na isinali natin sa ating buhay si Jesucristo. Kaya kung mamimili ka ng isasali mo sa buhay mo, kapatid, number one sana na piliin po natin si Jesucristo. Dahil kahit kailanman, hinding-hindi kanya pababayaan at hinding-hindi kanya iiwanan. Dahil mahal ka ni Jesus. Bigyan po natin ng pagkakataon at puwang sa buhay ang Panginoong Jesus. Kung nasa ating buhay ang iwanan, sa mundo, hindi na po tayo mangangamba, matatakot, anuman ang haharaping pagsubok at mga bigatin sa buhay. Dahil may tutulong po sa atin at hindi po tayo mapapahama. Hayaan po natin siya na malayang kikilos sa buhay po natin. Alam ng Diyos ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. Ang nais niya ay makita na tayo po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa mga maling gawa at asal at tunay na may pagbabago sa buhay. Ang hangad ng Diyos ay mamuhay po tayo sa mundong ito na isinasali siya sa ating buhay. Mga kapatid, it's a big challenge to each one of us kung tunay na may Jesus na nagahari sa buhay po ng bawat isa, maging isang ilawan na nagniningning sa mundong ito. Kailangan sa mundong ito ang mga ilaw. Kaya kapatid, ikaw at ako ay kailangang maging ilaw sa mundong ito. Ipakita po natin na tunay na may Kristo ang nagahari sa buhay. Kung hindi mo pa inumpisahan, maging ilaw, umpisahan na po natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil may pagkakataon pa. Kaya't nandyan, no? Nandyan man kayo, ipakita po natin na may liwanag na ang ating buhay. Dahil nasa buhay na po natin si Jesucristo. So magtatapos po tayo sa verse na ito, in Psalm chapter 18, verse 28. Na ang sabi niya, "You, O Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light." Sa Tagalog, "Ikaw, O Yahweh, ang aking ilawan, pinaliliwanag ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman." Praise the Lord. Kaya mga kapatid, manalig lamang po tayo, magtiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Amen po. Diyan po nagtatapos ang aking mensahe. Samahan po ninyo ako muli sa maikling panalangin. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang liwanag ng buhay namin. Kaya dalangin ko, Diyos, patuloy na hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mong pababayaan, Panginoon, ang mga nagtitiwala at nananalig sa iyo. Tulungan mo sila at turuan, Panginoon, upang sa ganun, o Diyos, ang maging buhay po nila sa mundong ito, o God, ay magkaroon ng saysay. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napakinggan ng bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ko po sa ating MC. God bless you all.